So welcome back to my channel mga kanukis. Once again, this is your Albulario Jujo Shamu TV. So kung baguhan ka pa lang sa channel na to mga kanukis, at saka lalong-lalo na yung mga silent viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe mga kanukis, please subscribe, hit the notification bell icon, select all mga kanukis para parati kang updated kung ano man yung mga video i-upload natin mga kanukis. So, ito mga kanukis, so requested na naman to. So, may tanong kasi, paano ba natin aalagaan or gagamutin yung mga bagong laban na mga manok natin or yung hindi lang sa bagong laban or yung may mga sugat-sugat mga kanukis. Actually mga kanukis, may video na ako nito. 1 year ago na ata or 8 months or 11 months ago. So, ngayon, time na i-upgrade natin. Upgrade natin yung paano natin aalagaan yung mga bagong laban. So, ngayon mga kanukis, dadagdagan natin ng isang gamot. Ito yung tira natin ngayon. Yan yung sinasabi nilang violet na ini-spray. Yan yung tinatawag nating quick heal. Quick heal mga kanukis. So, ibig sabihin, kategory niya is antibacteria. Antibacterial spray yan siya mga kanukis for external use only. So maganda to mga kanukis. Sa ating pagbabalik, explain ko paano gamitin at paano aalagaan yung mga manok natin bagong laban mga kanukis. So intro muna tayo. So mga kanukis, tapos na tayong nag-intro, shoutout muna tayo. So shoutout pala kay Ryan Bayabaw, Queen Lee Harvey, at saka Dayang Lines, Bromel Guanson, Fick, Plax, Jonathan Gatchalian, Danilo Ambordo Jr., Larry De Riquito, Piston Lines of New Lucina, Iloilo, Tatak Alakdan Lines, Jusali F. Fernandez, at saka kay Vince Flacker Crossbreeder from Pikit Cotabato, tol, shout out. So itong topic natin ngayon mga kanukis, actually may vlog na tayo nito paano pangalagaan yung mga bagong laban na mga manok natin, matalo man or manalo, kasi sayang din na mabibreed pa natin lalong lalo na sa nananalo. So kailangan ng quick kuan yan mga kanukis, quick action, kasi namamatay yung manok natin sa maling paraan mga kanukis. May iba kasi after the fight pinapainom or pinapakain nila. So ngayon isi-share ko na naman ulit ito mga kanukis, dagdadagan lang natin ng isa itong quick heal. Itong quick heal mga kanukis, wala ito sa dating video ko. So ito latest to, latest na to. So, actually, may vlog na tayo regarding paano gamutin yan. Pero ngayon, ito yung latest. So, number one lang talaga mga kanukis, pag nanalo or natalo yung manok natin, gusto nating di talaga maagapan talaga yung pagkasira o pagkamatay ng manok natin, so, sundin nyo lang itong mga steps na itong mga kanukis. Number one talaga, external and internal. Ibig sabihin, labas, loob, gagamutin natin mga kanukis. Yun yung pinaka-importante. So, number one lang, kailangan lang natin sa number one, kailangan lang natin ng kulungan. So, yung kulungan natin, naka-disinfect, separate siya para hindi ma-stress. So, kailangan kung ilawan natin yung manok natin para wala masyadong lamok. Or, kung walang ilaw, mosquito lang. Yun yung number one. Kailangan lang natin ng kulungan or yung hospital niya. Number two, huwag lang natin pakainin mga kanukis. Huwag painumin ng tubig, pakainin. So, para maiwasan yung pag pinakain kasi natin, pag may mga sugat-sugat, lalong-lalo na malalim, so nagkakaroon niya ng since mahina yung immune system niya, mahina yung katawan niya, hindi niya kayang tunawin yung pinapakain natin, at saka yun yung ikakamatay niya. Ha?
Yun yung ikakamatay niya after 3 days kasi mabubulok yung pagkain na yan. So magkakaproblema tayo. So to make it story short, huwag pakainin. Number 2, huwag pakainin, painumin. 3 days, di mamamatay yan. So number 3, ang kailangan lang natin, external medicine. So external medicine, baka kailangan lang natin siyang painumin ng gamot. Ano ba yung gamot na ipapainom natin, mga kanukis? So yung gamot na yan, mga kanukis, kasi sakit sa katawan ng doon. Sa sugat, ng doon na rin yung mga sugat-sugat. At saka may lagnat din yan. So kailangan ang ipapainom natin dyan, Primoxyl. Kasi yung Primoxyl tablet, mga kanukis, may paracetamol yan para sa sakit ng katawan at saka lagnat. May amoxicillin siya para sa mga to avoid infection, outer man or inner. Outer man, sa panglabas man na sugat or pangloob. At saka may tylosin na rin yan para sa paggamot ng mga secondary infection. Broad spectrum yan. So 3-in-1. So magpapainom lang tayo ng Primoxyl once a day for 5 days to 6 days. So yun, ang sunod natin, mga kanukis. So nagamot na natin yung pangloob ng Primoxyl, kailangan din nating gamutin yung external or yung panglabas. So ito yung ini-introduce ko, mga kanukis. We are not promoting this product. Hindi tayo paid nito or hindi natin pinopromote to. Ito, quick heal, mga kanukis. Gawang excellence to. So ini-spray lang to. Yung kategory niya, mga kanukis, is antibacterial spray for external use only. So bakit ito yung ginagamit natin, mga kanukis? Kasi ginamot na natin ang nagpapainom na tayo ng Primoxyl, so kailangan gamutin din natin yung sa labas. So dati kasi, mga kanukis, doon sa first vlog ko, alcohol lang at saka yung tinatawag nating alcohol lang at saka betadine. Pag alcohol at saka betadine lang kasi, mga kanukis, igagamot natin, may mga tendency, mga kanukis, na after natin siya gamutin, babatugan din siya ng langaw. At saka pagkatapos babatog yung langaw, dadapo yung langaw sa sugat, langaw or mga insekto. So nagkakaroon pa rin ng infection. So kadalasan nasisira yung mukha ng manok natin, lumalaki yung sugat, nagiging infection at sanhi din ng kanyang ikakamatay. So bakit quick heal? Sprayan lang natin ng quick heal, mga kanukis. Kasi yung quick heal, mga kanukis, considered as antibacteria yan siya for gimpal or whatever, kahit na hindi pang laban, basta may mga sugat, quick heal, mga kanukis. Bakit? Ano bang advantage ng quick heal? Sa pangalan pa lang niya, mga kanukis, quick, ang ibig sabihin, mabilis, heal, mabilis na lunas, quick heal. So bakit mabilis yang maglunas, mga kanukis? Dahil may insect repellent siya. So ang sugat natin, mga kanukis, pag vulnerable yan sa mga insekto, lalong-lalo na langaw, talagang matagal yan, kasi matagal maghilom yan dahil dinadapuan ng langaw. Tapos yung langaw, may bakterya yan na nagkukos ng yung tinatawag nating infection, wound infection. So sa quick heal, di pwede yan kasi may repellent siya. Ano ba yung repellent? Pamatay ng mga insekto, including langaw. So, ang ibig sabihin, pag inisprayan mo ng quick heal, di talaga niya kayang lapitan kasi mamamatay siya. So, ibig sabihin, walang infection. So, ispray nyo lang, punasan nyo, isprayan ng quick heal. So, at least tatlong araw. Tatlong araw, mga kanukis. In that way, mga kanukis, mabilis maghilom yung sugat sa labas. So, hindi na siya dadaan sa kanker or whatever. So yan, mga kanukis, yan yung number 5. Quick heal lang. So ang quick heal, mabibili natin yan doon sa hindi sa butika yan, na pantao, pang manok yan. Sabihin nyo lang, quick heal. Quick heal, gawang excellence yan. So ito ulit, yan na. So number 6, mga kanukis, kung may bubutoy man, may magbutoy man dito. So may mga mamaga, mga kanukis, observe nyo lang yung manok nyo. Pag hindi nakuha 1 week, mga kanukis, operahan nyo na. So need operation. Kung dito yung bukol, namuong dugo yan,
hiwaan nyo lang, tapos pisilin. Pagtapos pisil, tahiin. Ispreyan naman ng quick heal. So, huwag na kayong gumamit ng Betadine. Kasi nababatugan ng langaw. So, quick heal na lang mga kalakis. So, yun. Yun yung anim na technique mga kalakis para mabilis yung makarecover yung manok natin. So, lagyan na rin natin ng isa, pang pito. Magturok tayo ng injection after 3 days. 3 days ya, galing sa laban. Magturok tayo ng Norobit mga kanukis. Norobit. Multivitamins, EDE, para madali siyang makarecover. Plus, magturok din tayo ng iron para madaling makarecover yung loss of blood niya, nawala na mga dugo. So, yan mga kanukis, yan, napakasimple. Ganun lang talaga yung alaga ng mga bagong laban na manok. Actually, may vlog na tayo niyan, pero ito, upgraded to. Upgraded version to. Ha? Upgraded version to. Mas pinadali natin ang paglunas nito. So, yun mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung simpleng topic natin. Thank you.